Kahirap ng buhay ngayon. Ang pera, hindi basta-basta pinupulot. Pero ibahin nyo ang ilang mga kabahayan sa Liliw sa Laguna, kung saan ang pera ipinapaagaw. Sa katatapos lang na pista sa Liliw sa Laguna, ang mga residente, pirming nakatingala sa langit, tila naghihintay ng grasya. At maya-maya pa, bigla na lang umulan ng pera. May barya-barya. Mga malulutong na paper bills na ipinapamudmod mula sa ikalawang palapag ng mga bahay. Kaya ang iba, kanya-kanyang diskarte para makarami ng maaagaw na pera. Ang isang ito, aba, umakyat pa sa veranda. Dala muna! Baba! Baba na! May iba namang sa bakod at gate, nag-ala Spider-Man. Habang ang ilan, para-paraan. Gumamit na ng kawayan. Meron pang mga pera na itinali sa lobo na initsa pababa sa mga residente para pag-agawan. Ang paulan o paagaw ng pera, tradisyon na raw ng mga taga-Liliw tuwing pista. Pasasalamat sa kanilang patron na si San Isidro Labrador para sa masagana nilang ani. Naniniwala ako na pag kami sumali sa mga itong agawan, malaking blessing ang dumarating sa amin. Mga dito, hanggang doon sa ibaba, ang daming tao niyan, pinapaagaw pera, suman. Matapos ang misa, ang mga deboto, abang-abang na sa mga ipapaagaw na pera. Napakasaya namin dahil maraming tao, mga dumadayo, ang habol nila dito kasi sa kahirapan ng buhay, pera. Isa sa mga nag-share ng blessings, ang beshi na si Aisel with her umbrella and shades na taon-taon daw nagpapalipad ng kanyang malulutong na 50s and 100s. Dati, ang mga pinapaagaw ng mga tao dito sa Liliw, mga suman. Dito naman sa kalin na to, naad na yung mga pera na inihahagis. Ang pinaagaw ni Aisel, nasa 4 to 5,000 pesos. Katas daw ng kanyang kita bilang hair and makeup artist. Sabi nung isa kong friend, try mo maghagis pa ng marami. Doble o triple ang balik niyan sa iyo. Nainggan niyo din ako. Ang saya-saya sa pakiramdam na nakakapag-share ka ng blessing. Pagpapaagaw ng pera, 5 dekada na rin daw panata ng pamilya Montero. Ang pamilya po namin ay Catholic. Religious po talaga ang tatay ko. Naniniwala po siya sa mga feast days na ganyan na dapat magpasalamat. Ito yung mga nakukuha namin sa benta namin. Pag okay ang benta, marami tayong maipapaagaw. Ang mga ipinaagaw na barya, nakasilid pa sa mga box. At hindi lang pera ang ipinaulan nila, pati na rin sapatos. Ang yumao daw kasi nilang padre de pamilya, dating sapatero. Hanggang sa nagkaroon siya ng sarili ng pwesto kung saan siya nagtitinda ng sapatos at chinelas. Kaya tuwing May 15, ang kanyang paagaw ay yung mga produkto na meron kami sa tindahan. Ang mga ipapaagaw na sapatos, nakabalot sa plastic at saka nila inihagis. Masakit pagka tinamaan sa ulo nito, minsan bukol. Pero masaya dahil taon-taon, tradisyon na to dito sa Liliw. Masaya! Kaya ang ilang mga residente talagang pinaghandaan ang okasyong ito para makipagbardagulan. Ang tricycle driver na si Jeffrey, may advantage sa height. Sa tangkad niyang 6'2", easy lang sumalo ng pera. Sabi sa akin, di ako tatabi dyan, malaki yan. Meron niya tayo itulak yan. Sila tatalon-tatalon ako, tikde lang. Bago ang paagaw, pampabuenas muna raw. Kung San Isidro, patron, ihipo ako. Sabi ko nga, sana marami akong makuha ngayong araw nito para marami ako may uwi sa pamilya ko. Kung sa pamamasada, mula 4 to 500 pesos ang arawan niyang kita, sa araw na ito, nakaagaw si Jeffrey ng 1,800.
100! Halos kita na niya sa apat na araw. Bibili lang tayo, Per, bigas. Sana nga, araw-araw piyesta ng San Isidro. Ang 51 anyos at security guard na si Arthur, 14 anyos pa lang daw, nakaugalian ng makiagaw sa paagaw. Narinig ko sa mga matatanda na ito po palang pagsama po dito ay nagbibigay ng kalakasan sa katawan. Akin po naman nararamdaman na talaga sa buong isang taon na yun, malayo po sa mga karamdaman. Pero isa raw sa pinangingilaga ng mga residente sa Agawan, ang grupo na kung tawagin Batang San Isidro, na ang sikreto raw para makarami ng masasalong pera, teamwork! Batang San Isidro! Nag-iwahiwalay po kami para makadami po kami ng maagaw. Ang aking naman po naagaw ay 1,000 mahigit. Hindi bali na ngang ilan na bukulan. Yung buong 20 pesos, yung impact niya sa akin, pachi po talaga dito sa ano ko. Tapos nung po tinanggal ko, bukol po mismo talagang bilog na bilog dito. More or less po siguro 4 to 5 days bago po mawala yung, ano, yung sakit sa ulo. Siguro namin na kung nasaan yung volume ng tao, meron kami mga naka-standby na responder, mga first aider. May pagkakataon pa nga raw na sa dami ng kaagaw, ang paper bills, nagkakanda punit-punit na. Pag po yan ay napilas, kung hahanapin mo po kung nasaan yung kapartner nito, magto-toss coin po kayo. Kung sino manalo doon sa toss coin, bibigay po sa'yo. Kapag more than 60% na yan, na napilas na yan, ang tanong, considered pa ba yung mga security thread, yung signatures, nandoon pa ba? Kung nakikita pa yon, most likely mapapalitan pa. Hindi lang Philippine peso ang ipinapaagaw, pati na rin dollars! Wow! Stateside! Swerte po kasi yung iba po hindi nakakaagaw, tas ako lang po yun yung nakakaagaw. Kaya po hindi ko ito ipinapalit dahil remembrance ko po ito. Lahat daw ng nakukuha nila, hating kapatid. Pinambili ko po ng pagkain ko sa bahay, gamit po ng mga anak ko. Yung natira po, pinambili po ng bigas sa ulam. Sa San Isidro Labrador, nung siya ay nabubuhay pa, hindi siya naging maramot. Katulad din dito sa amin sa Liliw, tinutularan natin si San Isidro sa pagiging bukas palad niya. Sa buhay, marami talaga tayong kaagaw. Kaya mga best, bakuran na ang mga dapat bakuran. Baba muna! Ayun! Baba! Baba na! Humandang makipagbardagulan. Dahil kung gusto mo talagang mapasayo, huwag mo nang hintayin pa ang swerte o tadhana. I-claim mo na! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.